maybe you can let our viewers and listeners know, how does one avail of a calamity fund para po calamity loan para sa mga nasalanta po ng bagyo? Tama po. Para po sa mga ating mga miyembro ng Pag-ibig Fund, sa mga areas po, nabanggit niyo po kanina, Ma'am Anne, yung mga areas po na ngayon ay nasa under state of calamity, bukas na po ang Pag-ibig Calamity Loan para po makatulong po sa inyo, no? Makarecover po sa mga pinsalang dinulot po ng pagbaha at ng bagyo. Ang qualified po dito, Ma'am Ali, Ma'am Pat, ay mga miyembro po natin na may 24 contributions o 24 pag-ibig saving, 24 monthly pag-ibig saving, at aktibong nag-iipon o naguhulog sa Pag-ibig Fund. And of course, naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na diniklara under state of calamity. Okay. O kunwari, medyo nag-paltos ka lang ng ilang monthly contributions, hindi up-to-date yung monthly contributions. Pwede bang habulin mo, bayaran mo, hindi mo nabayaran para makautang, Jack? Dapat po, naka 24 monthly savings po tayo dahil ang mahalaga lang, ang maganda naman po doon, hindi kailangan naman po yung 24 months na yun ay tuloy-tuloy. Ano? Kahit po hiwa-hiwala yung mga hulog po ninyo, basta nabilang po natin at least 24. Uh-oh. At yung pong definition naman natin po ng aktibong miyembro, yung pong nag-aktibong naghuhulog, dapat po ay at least may isang hulog sa nakaraang 6 na buwan. Okay. So Jack, ito nga, no, magkano yung maximum loan na pwedeng kunin at ano yung interest rate? I think para particular rate? Mga lugar lamang. Eh. Oh, as long as declared na under state of calamity, sabi ni Jack kanina. Oo. So magkano yung maximum loanable amount and ano yung interest rate niyan? Payable how long? Oo. Yung pong Pag-ibig Calamity Loan, ang mahihiram po ng ating miyembro dyan ay up to 80% ng kanyang ipon sa pag-ibig. Kaya sabi nga po namin, pag mas malaki yung hinuhulog sa pag-ibig, mas malaki yung naihiram sa aming mga cash loans. Particular po ngayon, yung pong calamity loan. Tapos po, yung interest rate po nito ay napakababa ho, no? 5.95% per annum. Tapos po, may grace period pa. So pagka ho nakahiram ngayon, for example, ngayon po lumabas yung loan ng miyembro, Agosto, no? Hindi pa ho namin agad sisingilin. Hindi pa ho agad due yung first payment niya. Ang first payment niya ay sa October pa. So, para mabigyan, no, makahinga po yung ating miyembro. At ang payment term mo natin ay maaaring piliin ng miyembro kung 24 months to pay or 36 months to pay. Kung alin po yung mas magaan para sa kanila. Okay. Bagitin ko lang yung mga lugar, ano, yung mga apektadong miyembro po dyan sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa CAR, no, Cordillera Administrative Region, mga taga Bulacan, Pampanga, Bataan at Cavite. Yan po na miyembro po ng Pag-ibig Fund. So, ito tama pa paano, kayo, how do you avail of it? So, sa maka meron tayong nakikinig na, kailangan pa, pwede pala akong umutang eh. Mm-mm. Yung calamity loan ng Pag-ibig. Paano po ang proseso, Sir Jack? Ayo po, pagdating po sa pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan, alam mo ninyo, Ma'am Ali, Ma'am Pat, pagka po ganito, automatic na po sa amin sa Pag-ibig, nakipag-coordinate po kami agad sa local government unit para po makapag-establish ng service desk. Kasi alam mo namin, may hirapan po yung mga miyembro pumunta sa tanggapan namin pagka ganitong mga panahon. So kami na po yung lumalapit. So either nasa provincial capitals po kami. Minsan nga po ay nasa evacuation sites pa. Para po doon na po madali ho makapag-apply yung ating mga miyembro. Dineploy na rin ho natin yung ating lingkod Pag-ibig on Wheels. Yung pong mobile branch namin, no? Para po, yun nga po, ang purpose ko talaga ay ilapit yung service ng Pag-ibig Fund sa ating mga miyembro. Mabanggit ko rin po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, maliban po sa calamity loan, ano, kami rin po ay yung pong ating housing loan insurance, no? Kung sakasakali pong may mga houses po na bili at existing po yung housing loan nila, existing pa. Yung properties nila ay nabili nila through ay Pag-ibig housing loan. May akibat po kasing insurance yan kung na-damage ng bagyo. So pati ho yun ay inaasikaso ho natin.